So yan guys, meron ako ngayon baboy pork. Bababad ko lang siya sa calamansi at saka toyo. Babad natin siya ng overnight. Siguro mga ano yung ano natin. Malalaki lang yun. Mga 15 pieces. Ganyan. Ayan, kung gusto nyo naman maasim, dagdagan nyo na lang siya. Itong kalamansi na to, bigay lang sa akin ng kapitbahay namin. Sa kablang bahay. Kasi may kalamansi sila. Ang lalaki ng bunga niya. So, yan guys. Nahiwa ko na yung ating kalamansi. At ito yung ating toyo. Ayan guys. Ngayon ay iaano ko na siya. Dito. Diretso ko na siya dito sa pagmamarinita natin. Kalamansi. Sizes. Ayan guys. Ayan guys. So, ngayon ay lagay na natin yung pork na hiniwa natin kanina. Tapos, ibabad ko siya dito. Siguro mga overnight ko siyang ibababad para tumanggap talaga siya ng lasa. Ayan siya guys. Hiniwa ko lang siya ng paganyan. Yung manipis lang. Medyo manipis lang siya kanina. Ayan guys, tapos ko na siya minarinate at ngayon ay bababad ko lang siya ng overnight. Tapos, papakita ko sa inyo kung anong luto yung gagawin ko sa kanya after overnight niyang mababad. Ayan guys, nababad na natin siya. Ngayon ay lalagay ko muna siya sa web overnight. Tapos, date ko kayo bukas. Okay, tapos na ma-overnight. So, ayan guys, mag-start na tayo magluto. Ngayon ay ito yung binabad ko na overnight sa toyo at kalamansi. Ngayon ay aanin ko siya. Pipritoin ko muna siya. Tapos lagyan natin ng onion, garlic, and oil. Ayan guys. Tara guys. Let's start cooking. Painitin ko lang yung oil. Tapos fry ko yung lang natin siyang uminit, pero bago natin nilagay yan ay drain muna natin yung binabad natin sa i-drain ko muna ito yung binabad ko sa toyo at kalamansi.
na natin siya. Tapos itong sauce niya, mamaya ilalagay din natin siya. Pagka nagisa na siya. Anyways, yan yung ating pork. And now, ay hintayin natin uminit yung oil. Hintayin lang natin uminit yung oil. Tapos, lalagay ko yung binabad ko ng toyo tsaka calamansi. Ipapry lang natin siya ng konti. Tapos, ay gigisa natin siya. Guys, i-fry lang natin siya ng konti. Tapos, pagkatapos natin siya i-fry, gigisa naman natin siya. And guys, habang nag-fry tayo ng pork, habang hinihintay natin siyang maluto, ay huwain ko muna yung garlic at onion. Gagamitin natin sa panggisa. Inaano ko yung bawang. Pinipit-pit ko siya para talagang yung lasa niya. Tapos, huwain ko siya niya ng maliliit. Then, ang ating onion. Madami yung nalagay kong onion kasi mas masarap siya pag madami siyang onion. Huwain lang natin siya ng pabilog. Mahal ng onion ngayon, guys. Grabe. Ginito. Tapos, sira pa yung mabibili mo. Diba? Sayang. Lahat yata nang bilihin ngayon, mahal eh. Pati gulay. Tapos yung baboy pa, mahal eh. Pwede ka nang bumili sa halaga ng baboy ngayon, pwede ka nang bumili ng pang ilang araw mong ulam. Kaya lang lahat naman nagmahal ngayon. Ito na yung ating na-fry na pork. Kaya lang, ang nangyari, konti na lang siya. Kasi, habang na inapiprito, kinakain na ng kids ko, di ba? Ayan. Guys, tara. Magigisa na tayo. Ayan guys, mag-umpisa na tayo magluto. At ngayon ay magigisa naman tayo pagkatapos natin i-fry yung ating pork. Ayan yung na-fry na pork. Onion and garlic and
yung pinagbabaran ng pork, yung toyo at saka calamansi. Tara guys, let's start cooking! Natin yung soap. Malabas ko. Add lang tayo ng tubig, guys, para mapalambutan natin yung pork. Guys, hintayin lang natin siyang lumambot yung ating fork. Takpan ko muna siya, guys. So yan guys, malapit nang maluto yung ating pork steak. At ayan. Ayan guys. Malapit na siyang maluto. Thank you for watching guys. Bye bye!